Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon ay ipost mo para ma-bless ang buhay mo. Ipopost mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayon! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa kanya ay nagtatampo. Alam natin ang nagagawa ng reward o gantimpala. Dahil sa reward o gantimpala, nahihikayat tayong gawin. Ang isang bagay, kahit ayaw natin, kahit pamahirap para sa atin. Dahil sa reward o gantimpala, nagsusumikap mag-aral ang isang estudyante, nagsisipag ang isang empleyado, nagsisikap ang may inaabot na pangarap, nagagawang magpakatino ng isang pasaway dahil sa reward. At dahil din sa gantimpala o reward, mabilis na nahuhuli ang pinaghahanap ng mga otoridad. Yan ang nagagawa ng gantimpala o reward. Good thing, ang Diyos ay nakahanda rin magbigay sa atin ng gantimpala o reward. In fact, sa perspektibo ng Diyos, doon natin mas magandang tingnan ang meaning ng gantimpala, which basically ay pupwede nating hatiin sa dalawang salita, gantimpala, ganti at pala o pagpapala. Sapagkat ang gantimpala ng Diyos ay ganting pagpapala niya sa ating mga mabubuting gawa. Ano ba ang ating mga mabubuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng reward o gantimpala? Marami! Pero mag-focus lang tayo sa dalawa. Batay sa sinasabi ngayon ng ating mga pagbasa. Una, ang unang mabuting gawa ng promise ng Diyos ay magkakamit ng gantimpala ay kapag minahal natin ang Diyos ng buong buo, ng una sa lahat. Una sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa ministeryo ko, una maging sa pamilya, maging sa sarili natin. Dapat una ang Diyos. At ito ay hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Upang ang ating buhay ay Kanyang maiayos. Magulo ang ating buhay sapagkat hindi magandang ating priorities. Pero kapag ang Diyos ang naging topmost priority natin, ang pinakamamahal natin, maayos ang buhay natin. Siguro naman ay naranasan nyo na yung nagbubutonis kayo. Yung nauna yung Lunes kaysa sa Linggo. I mean, yung nabutonis nyo, yung unang button, dun sa pangalawang butas ng inyong damit. Oh, sa una, hindi mo mahalata yan. Ganyan ka pa. Ganyan, nanonood ka ng It Showtime o kaya ng It. Hanggang sa makapamon sa huli yung huling butonis. Wala lang butas. Tingin kang ganun. Nakao! Namali yung unang butones, namali yung unang suksukaw. Kaya mali na lahat, hindi na tama lahat. Pero kung nauna ay tama, tama na rin, maayos ang lahat. Ganon ang mangyayari. Kapag inuna natin ang Diyos, ang buhay natin ay magiging maayos. Dagdag pa ng ating Panginoon sa Mateo 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and everything will be added unto you." Everything! Father, hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Sinasabi sa Bible yan. Ay, hindi totoo yan. Bakit? Inuuna ko naman ng Diyos sa buhay ko. Nagsisimba ako dito tuwing Linggo. Pinaprioritize ko. Kahit na inaaya ako ng mga kabargada ko, magsisimba ako. Hindi ako dapat makaliban ng pagsisimba tuwing Linggo. Una ang Diyos sa buhay ko. Nagdadasal ako araw-araw. Papakabuting tao ako. Pero bakit ganon? Ang sabi, "Seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to me, to you." Eh, yung hinihiling ko, hindi ko pa makuha. Kaya hindi totoo yung everything will be added on to you na yan. Kapatid, linawin natin. Yung gantimpalang sinasabi dito sa verse 33 ng Matthew 6 ay hindi primarily referring sa mga simple blessings na hinihingi natin. Yung verse 33 dito, "Seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to you." It refers primarily
first and foremost to God. Because if you have God first in your life, you have everything in life because God is everything. In fact, kung nagtatampo ka, bagamat sinasabi mong una ang Diyos sa buhay mo, dahil hindi mo pa nakukuha yung gusto mo, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siyang una sa buhay mo. Ginagawa mo lang siyang una, pinagmumukha mo lang siyang una sa sarili mo dahil meron kang gusto. Sa totoo, ang una sa buhay mo ay yung gusto mo. Kaya nga nung hindi mo nakukuha, ikaw sa kanya ay nagtatampo. Kung talagang ang Diyos ang una sa buhay mo at mahal mo ang Diyos ng totoo, hindi na mahalaga makuha mo man o hindi o eksakto ang inihiling mo, sapagat alam mo kapag ang Diyos ay nasa sa buhay mo, siya ang bahala sa iyo, sapagat He knows what is best for you. Sinasabi mo lang na una siya kasi may hinihiling ka. You make Him first because of something else. Para lang nakakita ka sa FB post na picture ni Kristo at ang sabi doon na i-post mo para ma-bless ang buhay mo, ipopost mo. Pero bakit? Para ma-bless ang buhay ko. Ayun! Hindi dahil sa love mo talaga si Kristo. Ma-bless man o hindi ang buhay mo sa paraan mo, sa standard mo. Sapagat alam mo, kapag ang Diyos ay nasa sa puso mo, bless kang sigurado. He knows what is best for you. Hindi man sa eksaktong iniisip mo at hinihiling mo. Kaya kung ikay nagtatampo, Lord naman, di mo pa binibigay yung hiling ko. Ibig sabihin nun, hindi talaga siya ang una sa buhay mo. Magtataka ka pa kung bakit hindi mo talaga makuha yung gusto mo, eh hindi nga siyang inuuna mo. Sabi nga ng isang bakla sa kanyang nobyo, kuno, mahal mo ba talaga ako? O dahil mahal na lang yung mga naibigay ko sa'yo? Ikaw man, ayaw mong magbigay ng magbigay para lang mahalin ka. Ganon din ng Diyos. Hindi naman pwedeng magbigay siya ng magbigay ng blessing para lang ating mahalin. Hindi naman ganon kababa ang Diyos. Seek ye first. Unahin mo talaga siya at makikita mo ang pagpapala na ibibigay niya. Yun yung una. Ang pangalawang mabuting gawa na pinangakuan ng Diyos ng gantimpala o reward ay ang pahalagahan natin ang mga lingkod niya. Sa ating unang pagbasa, ay narinig natin kung paanong pinahalagahan ng mag-asawa ang dayuhang si Eliseo. Ang ginawa nila kay Eliseo, hindi lang pinakain, pinatuloy sa bahay, binigyan ng sariling kwarto, estima, entertain, to the max. At bakit? Sapagkat ayon sa mag-asawa, lingkod ng Diyos si Eliseo. Parang kayo. Kayo ba? Bibigyan nyo kami ng importansya, kaming mga pari ninyo, kung hindi kami lingkod ng Diyos? Kailan ba ako pumunta sa isang restaurant? Nakaw! Halos lahat kakilala ko, pati sa crew. Ay mandakin po ninyo bago ako makakain. Lahat nagpa-picture. Sabi ko para hindi magulo, ako na lang. By table, pupunta ako. Ay talagang yung fast food chain, parang naging birthday venue ko. Hindi ko naman birthday. At ang lahat, Father, anong order mo? Father! Nako, sabi ko, pag binagpigyan ko kayong lahat, maiimpacho ko. Naranasan ko pa yung sa Starbucks, may nagduelo sa harapan ko. Duelo! Pabilisan ng bunot kasi ililibre ako. Hindi ko kakilala, kilala lang ako. Muntik pang magkauntugan sa cashier. Sabi ko, para hindi kayo mag-away, o ikaw, yung dine-in sa'yo, take-out sa'yo. Joke lang yun. Joke lang, hindi ako nagpalibre sa dalawa. Anyway, gagawin nyo ba yun? Kung hindi ako si Father Fidel? I don't think so. Sabi ko nga, ang mga pare, lalo na dito sa Pilipinas, hindi mamamatay sa gutom. Sa impacho, may mamamatay. Dahil, Father ito, Father ganito. Ay, nako. Bakit kayo ganito sa amin? Kasi naniniwala kayo na kapag mabait kayo sa pare, magiging mabait sa inyo ang Diyos. Pag pinaglingkuran nyo, ang isabihin, pinahalagahan yung pare na lingkod ng Diyos, gagantihan din kayo ng Diyos. Yun ang makikita natin sa ating unang pagbasa. At sa ibang mga parts sa Bible, may mga example pa niyan. Hindi na lang natin sasabihin, hahaba lang. At naniniwala din naman kayo na kapag binigyan nyo kami ng pagpapahalaga, papahalagahan din naman din kayo
namin at ipagdarasal din namin kayo. Katulad again ng ginawa ni Eliseo dun sa mag-asawa. Pinagdasal niya kaya nagkaanak yung mag-asawa. At ginagawa namin yun talaga. Salamat po sa inyo. Pero ang punto ko, ang gusto kong matuon ang atensyon ninyo ay sa ibang mga lingkod ng Diyos. Hindi lang naman kami. Minsan napag-usapan natin, hindi lang ang pare ang pastol. Ikaw, pastol ka ng asawa mo, pastol ka ng mga anak mo, pastol ka ng pamilya. Isang pastol, isang lingkod ng Diyos sa kanyang pamilya, yung nagtataguyod sa marangal na paraan ng kanyang pamilya, ng kanyang tahanan. Lalo pat ang tahanan natin ay ating mga mumunting simbahan. Kaya sa bawat pamilya, lalo na yung nagsasakripisyong talaga, pastol ka, lingkod ka ng iyong pamilya. Yun! Ang gusto kong mapansin po ninyo, hindi lang kami ang mga lingkod. Yung katabi mo, baka lingkod ng Diyos yan. Sugo sa kanyang pamilya yan. Ano man ang profession yan. Doktor, nurse, lawyer, nagtatrabaho ng mabuti at marangal. And let us focus on yung sinasabi sa Ebanghelyo. Isa sa maliliit na ito, na alagad ko. Yung mahina ang kita, maliit ang kita. Driver, rider, planchadora, labandera, kasambahay, construction worker. Mga kapatid, mga lingkod din ito ng Diyos na dapat pinapahalagan din natin at ginagalang. Lalo pat madalas silang pinaka nangangailangan suportahan at pahalagahan. Minsang nagpunta ako sa isang kakilala, baka nanonood siya. Last birthday ko, last year. Binigyan niya ako ng sobre birthday gift niya. Pasalamat ako. Kataon, may tumawag sa kanya. May nabalitaan siyang nasunugan. So sabi niya sa kanyang mga kasister, o sige, pledge ko isang kaban. Alam kong mabuting tao si ate. Hindi lang yun ang itutulong niya. But that very moment, ang pinledge niya ay isang kaban. Medyo nakonsensya naman ako kasi habang pinipisil-pisil ko yung sobring bigay sa akin, alam kong makapal ang laman. Tapos yung ibibigay ni ate dun sa nasunugan ay isang kaban. Narinig ko yung usapan eh. Sabi, kawawa, ganun, may mga anak, may pamilya. Sa loob-loob ko kasi, lingkod din ang Diyos yun eh. Hindi lang ako. At sa aming dalawa, mas nangangailangan ng tulong yung kausap niya. Kaya, pagdating ko dito, nakita ko talaga yung laman ng sobre. Malaking ang halaga. Mas lalo akong nakonsensya. Ginawa ko, pinalitan ko yung sobre, siniliado ko, pinalik ko sa kanya. Di naman niya makikita kung magkano yung laman. Pero kung ano yung binigay niya, ibinalik ko lang din. At sinabi ko, ate, donation para sa nasunugan. Kasi lingkod din ng Diyos yun eh. E buti pa nga ako, may natitirhan kahit papaano. Yun nasunugan eh. Yung asawa ng ating driver dito na si Edwin, yung nakikita nyo, na nag-a-assist sa blessing. Asawa niya si Joanne, nag-tutor. Tulong silang mag-asawa sa pagtatrabaho para maitaguyod ang mga anak nila. Naku, na-aksidente! Hindi lang nabalian, nadurog pa ang buto. San linggo na hanggang ngayon, nakaratay pa rin. Kailangan ng operahan, eh hindi makapagpa-opera kasi kulang na kulang sila. Sa loob-loob ko lang kung sa akin nangyari yon, baka nag-una-unahan kayo. Lahat na nang pwedeng ipa-opera, ipapa-opera nyo na sa akin. Isang operahan na lang. Sa dami siguro ng tutulong, baka nga kumita pa ako. Pero lingkod din ng Diyos si Joanne. Nagtataguyod ng kanyang pamilya at mas nangangailangan siya. Bakit walang masyadong nakakapansin sa kanya? Tinutulungan nyo kami sapagkat alam ninyo ang pare ng pamilya, kawawa naman si father, nag-iisa. Pero sana maging sensitibo rin po kayo sa pangangailangan ng mga nag-iisang nagtataguyod at hirap na ng kani-kanilang pamilya. Lingkod din po sila ng Diyos sa kani-kanilang mga munting simbahan at sila rin ay kailangan nating pahalagahan. Kaming mga lingkod ng Diyos tulad ng mga pare, nilalapit kayo sa Diyos. Pero sinisigurado ko kung malalaman ninyo ang partikular na istorya na pang MMK na istorya ng mga taong tinutukoy ko sa sermon ko. Isang asawa na talagang buong tiyaga, pagkatapos magtrabaho, aalagaan pa rin ang kanyang may sakit na stroke na kabiyak.
magulang na ang gabi ay ginagawang araw para maitaguyod at may pang-extra para sa anak. Mga anak na halos mapag-iwanan ng kanilang mga kasabayan, kaibigan, sapagkat bago ang kanilang sarili, inuuna muna ang mga magulang, pinag-aaral muna ang mga kapatid niya. Mga simpleng tao na hindi kilala ng mundo, pero sa kanila, kanilang mga pamilya, ay mundo, ibig sabihin, talagang ang nagpapaikot ng mundo ng kanilang pamilya ay sila, sapagkat paano nalaman ang kanilang pamilya kung wala sila. Kapag nalaman niyo ang kanilang istorya, mas mapapalapit kayo sa Diyos, mas ma-inspire kayo. Tama na kung minsan natatouch kayo sa aming mga humilya, pero ang humilya ng mga taong ito, hindi man nagsasalita, ay ang buhay mismo nila. Minsan iniisip ninyo kami mga lingkod ninyo o lingkod ng Diyos bilang pare, diretsyo agad ng langit. Baka nga mauna pa sila ng langit. Tama namang ipinagdarasal namin kayo. Ako personally, yung mga tumutulong sa akin, talagang ipinagdarasal ko. But I must confess, may mga pagkakataong nakakalimutan ko yung pangalan ninyo, pati mga binigay ninyo sa dami ninyo. Pero papaano kung tulungan mo ang isa sa mga tinutukoy natin sa sermon na ito? Sila na kakaunti ang tumutulong. Sinisigurado ko sa iyo, baka ikaw lang ang ipagpasalamat nila sa Diyos tuwing na, Lord, bahala ka na sa kanya. Ikaw na po sanang gumante sa kabutihan niya. At yun ay ipagdarasal niya mula sa kawalan niya, mula sa takot niya, mula sa kalungkutan niya na naibsan dahil sa siya iyong tinulungan. At yun ay hinding-hindi niya makakalimutan kahit ang iyong pangalan at ang iyong binigay sa oras ng kanyang matinding pangailangan. Hindi nga ba't mas masarap tulungan yung mga ganyan? Mga kapatid, salamat sa inyong pagtulong sa amin ha. Pero sana, again, maging sensitibo tayo sa mga lingkod din ng Diyos na ito. Ang mga lingkod ng Diyos, hindi lang laging nakaabito. Minsan, yan yung kasama mo sa trabaho, yung sales lady na makakasalamuha mo, yung bukas na makikita mong mga gulanit ang suot ng mga construction worker, pag uwi nun sa kani-kanilang pamilya, dinadakila sila. Iba yung pagkadakila sa kanila, sapagkat iba yung sakripisyo nila. Kaya sana, pahalagahan din po natin sila. Ngayon, kung ikaw naman itong tinutukoy ko kanina pa, kung ikaw ang lingkod ng Diyos para sa iyong pamilya, kung kaming mga pare ay hindi pinababayaan ng Diyos, ikaw pa ba? Lalo pat alam niya na kakaunti ang tumutulong o walang tumutulong sa iyo. Magtiwala ka. Mas lalong aatensyonan kanya. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa, sapagkat ang Diyos ay kilala ang mga lingkod niya at alam ang sakripisyo nila. God won't be God if He does not know how to take good care of His business. Kung ikaw na negosyante, inaalagahan mo yung mga nagtatrabaho sa'yo, ang Diyos pa ba? Alam niya ang mga lingkod niyang nagtatrabaho sa Kanya upang ipalaganap ang kabutihan niya.